morning sa bawat isa. Happy New Year. Ayan. So, in-encourage ko bawat isa na tayo ay tumayo lahat. Let's prepare our hearts by praying and by singing songs to Him. So, but before that, I want to encourage you to leave our prayers and let's continue to adore our God. He is wonderful and He is amazing. Amen. And let's confess our sins and thank Him, and let's all present our requests to Him. Sabi nga, seasons delay, may mga seasons of waiting, and there are seasons of breakthrough. Nagbabago ang seasons, but God never changes. Amen. He is faithful, and He remains forever and ever. Let's continue to adore Him. Come on, church, just praise Him for all the things that He has done to us. Come on, church. Church, this time let's confess our sins to Him. It says in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and righteous, so that He will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Come on, let's give up everything to Him and let's confess our sins to Him. Sa Panginoon, sa lahat ng mga blessings na pinagkaloob sa atin ng Panginoon at sa mga magagawa pa ng Panginoon para sa atin. Let's continue to thank Him. Come on, church. Yourself in the Lord, and He will keep the desires of your heart.
So whatever is in your heart, kung ano yung ina-aspire natin for this year, let's present all of them to God. Let's all believe that God will provide them, that God will answer them at the right time and at the right place. Let's continue to leave our prayers to Him. Come on, church. In Jesus' name, amen and amen. Let's continue to open our hearts to Him. And let's make the songs our personal prayer. Jesus, we thank You. Thank you.
worship you once again. Malaya kami nakapagpuri at nakapagpasalamat sa inyo, Panginoon. And we thank you for that. Worship. Hallelujah. Let's clap our hands to Him. His love endures forever. Amen? Amen. Come on, let's clap our hands to Him. God is good all the time. Come on. Thank you.
There's no one like you, Jesus. Let's continue to clap our hands to him. And let's continue to shout the name of Jesus. Come on, church. Take him back.
Let's continue to open our hearts to you. Thank you.
run to you for safety. And I have said, only you are my Lord. Every good thing I have is a gift from you. Thank you, Lord. This is our worship. This is our prayer. And everybody will say, amen. Love our hands. Maaaring na po tayong umupo. At ini-invite ko po ang lahat ng mga birthday celebrants for the month of January. Ayan. So, maaari po kayong pumunta sa unahan at ipag-pray po namin kayo. So, iunat natin ang ating mga kamay sa kanila. Ayan. So, let's declare blessings. Lord, we thank you for the life of this birthday celebrants, Lord. Salamat, Panginoon, for always guiding them. Alam niyo, Lord, kadang nilalaman ang kanilang mga puso, Panginoon. Lord, I pray na kayo patuloy na mag-bless sa kanila. Patuloy niyo po silang pagpalain. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Lord, salamat for another year na pinagkaloob niyo po sa kanila, Lord God. And continue to remind them, Lord, that you have a purpose, Panginoon, Lord God, sa buhay nila. And Lord, salamat, Panginoon, for being faithful sa kanilang mga buhay, Panginoon. And we declare blessings, long life, and good health. In Jesus' name, amen. Amen. Isa mapagpalang umaga muli sa bawat isa. Good morning po. Okay, bago po tayo magpatuloy, we have our quick announcement. Isa lang po yung ating announcement natin. So we have our prayer and fasting week gathering. So mag-start na po siya bukas. Okay po, kailan po siya mag-start? Bukas. Sa oras po ay mula 7 o'clock hanggang 8 o'clock po ng gabi. So isang oras lang po tayong mag-prayer and fasting. Excited na po ba tayo? Alam po kung paano dati, di ba, nung simbang gabi, halos mapuno tong church, sa prayer and fasting kaya bukas. So, sana po ang bawat isa po ay makaten sa ating prayer and fasting. So, sa araw ng bukas, magkita-kita po tayo sa ganap na, anong oras nga po uli? 7 to 8. So, yun lamang po ang ating announcement. Magandang maga po muli sa bawat isa. Masyado akong excited kanina, no? Tumayo kagad ako rito. Hallelujah. So, maraming salamat sa announcement na yon ni Ate Lani na tungkol dito sa prayer and fasting. Alam nyo, may patutuwa kagad ako sa prayer and fasting na yan, eh. Kami mag-asawa, nag-pray and fasting po kami nung birthday namin. That is January 3. Alam nyo, kinahapunan, yung mga handa nagsidatingan. Kasi ang alam namin, walang handa, prayer and fasting, eh. Pero nung kinahapunan, pinaghandaan pala kami ng aming mga anak. Yan, nagsidatingan, puros mga binili. Sabi ko, Lord, mas maganda sa susunod na taon, prayer and fasting ulit tayo. Baka sa susunod, may lechon ng nakahain dyan sa lamisahan. Hallelujah. Supurinan natin, Panginoon. So, ihanda po natin ang ating sarili sa banal na hapunan. Thank you.
mo ba, O Lord Jesus? Sabi nga nila, ang karakter daw ng ating Panginoon na hindi nagbabago ay walang iba kundi ang kanyang pag-ibig sa atin. Noong nakalipas na taon, pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Anuman pagkakamali, anuman pagkakasala, anumang sakit at may karamdaman ka, nandoon ang pag-ibig ng Diyos at siya bumalot sa bawat isa sa atin upang tayong lahat ay lubos na magtagumpay. At ngayong panibagong taon muli, alam ko ang pag-ibig ng Diyos ang siyang patuloy na bumabalot. At yun ang lagi nating inaalala sa pamagitan ng kanyang buktong nanak na ating Panginoong Hesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pinako siya doon at sa ikatlong araw ay muli nabuhay. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa banal na hapunan. For I receive from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin inumin. "For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sabay-sabay po tayong manalangin. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, salamat sa patuloy na pag-ibig mo na iyong iginagawad sa amin. Sa pagbalot mo sa amin, sa iyong pagmamahal, Panginoon, nakita namin ang iyong pagmamalasakit, nakita namin ang iyong kapangyarihan at kadakilaan sa bawat isa sa amin na kung saan, Panginoon, ang nakarang taon, 2023, ay patuloy mo kami pinagtagumpay, Panginoon. At alam po rin namin, nitong taong 2024, ay ganun din, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig ay magtatagumpay pa rin kami, Panginoon. Sa pangalan ng iyong buktong nanak na aming Panginoong Jesus, ang lahat may magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Kamusta po ang pasok ng taong 2024? Ayan. So, bago po ako tayo dumako sa pagbibigay, ay nais ko po munang ibahagi sa inyo ang isa sa mga natupad sa aking 12 prayer request. Hindi po kasi ako nakaabot last Sunday dahil ako po ay currently nasa Batangas. Ayan. At masasabi ko pong ito ang naging highlight ng aming 2023. Mula po ako ay nag-asawa, ay naging verse ko na po yung part ng Isaiah 60:22 po, na "When the time is right, I the Lord will make it happen." Sa tuwing may mga panalangin po akong hindi natatanggap o natutupad, ay palagi ko pong binabanggit ang verse na ito bilang paalala sa akin na kaya ako hindi natanggap ito ay hindi pa napapanahon. December 18, 2023, ay natanggap na po namin ang isang balitang, naku, naiyak po ako, no? Talaga namang nagpaiyak sa aking pamilya at sa aming mag-asawa. Matapos po ang 3 taon ng pananalangin na magka-baby po kami, ngayon po magkaka-baby na kami. Bilang isang babae na 36 years old, 37 na po ako next month, ngayon pala kami magkakapanganay. Marami po akong narinig na, "Oh, ano, wala pa ba? Ang bagal naman,
Uy, matanda ka na. Mahirapan ka magkanak. Magpa-check up na kayong mag-asawa. Baka may problema kayo. At kung ano-ano pa po. Pero ang verse po na ito ay naging comfort namin. At ngayon po ay patuloy kaming mananalangin at magtitiwala sa Lord. Sapagkat ang lahat ng ating hiling ay matutupad sa panahong itinakda niya. Kaya nais ko rin pong pasalamatin yung mga naging prayer partners namin kasi nilalagay ko po ito dun sa every tithes, sa prayer request. Salamat po sa pakikibahagi. Answered prayer na po tayo. Ngayon po ay hawakan natin ang ating mga kaloob at sabay-sabay po tayong manalangin. Ama naming Diyos na makapangyay sa lahat, nagpapasalamat at pinupuri ka po namin sa magandang araw na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Salamat po sa mga blessings na patuloy namin tinatanggap. Salamat po sa pagtugon sa aming mga panalangin. Maaring may mga hiling po kaming hindi pa namin natatanggap, ay palagi niyo pong ipaalala sa amin ang bahagi ng Isaiah 60:22. Sa pagsimula po ng taong 2024, ay muli niyo po kaming samahan na magtagumpay sa mga hamon ng buhay, lalo't higit po sa aming pinansyal. Dalangin po namin ang araw-araw po ninyong pag-iingat sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal na walang katumbas. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng kapatiran na narito at sa mga nanonood via FB Live and Zoom. So, inimbitahan ko po ang bawat isa na tumayo bilang pagbasa sa kanyang mga salita. Makipagbukas po kayo sa akin sa unang Pedro 2:1-10. Sinasabi po rito, kaya nga, talikdan ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkaingit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo manabik sa gatas ng Espiritu upang umunlad sa pananampalataya hanggang sa kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon.
Verse 4, lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos, at mahalaga ang Kanyang paningin. Wari ang batong buhay maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo, sapagkat sinasabi ng kasulatan. Masdan ninyo itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sino mang mananalik sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapan ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Verse 9, datapat kayo ay isang lahing hinirang mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at mahayag ang mga kahangang-hangang gawa niya. Siya rin ang tumatawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Last verse, dati-rati kayo'y hindi bayan ng Diyos, ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon, pinagpakitaan kayo ng habag, ngunit ngayon suma sa inyo ang Kanyang awa. Ang Diyos po ang magpala sa ating mga puso sa pagbasa ng Kanyang salita. Maaari na po tayo umupo. Okay, good morning! Isa pang malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen! Welcome yung mga ngayon lamang natin nakasama at ngayon din yung mga matagal natin hindi nakasama at nakasama natin ngayon. No? Kayo po ay very much welcome sa ating sama-samang pananambahan. Muli tayo ay, ako ay bumabati sa inyo ng isang bagong taon. Unang linggo ng taong ito at unang pananambahan natin bilang isang iglesia. Amen? Amen. Praise God. At sabi nga, no? Isang taon muli ang ating lalakbayin. Okay? At iyak sa ating paglalakbay sa taong ito, 2024, no? Maraming mga hamon na ating kakaharapin. Amen? And at the same time, marami ding mga oportunidad, no? O mga opportunity na ating makakaharap. Kung marami mga hamon na ating kakaharapin sa taong ito, ay marami ding mga opportunity na ibibigay ni Lord sa atin. Amen. At sabi nga, no, sa ating paglalakbay, hindi pa natin alam kung anong uring mga hamon ang ating makakaharapin at anumang mga opportunity na maaari nating makaharap. Hindi natin alam. Okay? Kung ano may mga hamon na yun, ano, tayo ay naniniwala na hindi pa rin tayo pababayaan ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Kung tayo ay hindi pinabayaan ni Lord, noong year 2023, tayo ay naniniwala na sa taong ito, 2024, ay lalo tayong hindi pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise God. Bakit po? Ano yung pangako niya sa atin? Ano? Sa Matthew 28 verse 20, alam natin itong verse na ito, ang sabi diyan, "And surely, I am with you always to the very end of the age." Pag sinabi natin surely, ano ibig sabihin nun? Surely, ano ibig sabihin nun? Tiyak, walang pag-alinlangan. Tama? Sigurado, sabi niya, tayo ay sasamahan ng Panginoon hanggang kailan? To the very end of the age, sabi na sa Tagalog, no? Hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito. Amen? Ano ibig sabihin nun? Tayo ay sasamahan ng Panginoon mula sa araw na ito
hanggang December 31. Agree ba kayo ron? Amen. Hanggang sa katapusan ng kapanahunang ito, no? Hanggang sa katapusan ng taong ito. Amen. Tiyak tayo ay sasamahan ng Panginoon. Amen. At ang good news, siya mismo ang sasama sa atin. Okay? Ang sabi sa CEB, sabi niya, "Look, I myself will be with you every day." Di ba? Sabi ni Lord, ako mismo ang sasama sa inyo. Kailan? Araw-araw. Amen? Hindi every other day, hindi. Every day, sabi ni Lord, no? Sabi niya, ako mismo ang sasama sa inyo. Pag binabanggit natin yung word na I myself, siguro maalala natin yung buhay ni Moses. Okay? Nung sila ay papasok na sa lupa na ipinangako ni Lord sa kanila, ang sabi ni Lord, sila ay pinangunahan, ang mga Israelita ay pinangunahan ni Moses, at sabi ni Lord sa kanila, hindi ko kayo sasamahan. Okay? Dahil sa inyong katigasan ng ulo, nabasa niyo yun, Exodus 33. Okay? Dahil sa inyong katigasan ng ulo, ang sabi ni Lord sa kanila, hindi ko kayo sasamahan. Okay? Baka malipol ko lang kayo sa daan. Pero huwag kayong mag-alala, sabi ng Panginoon, ipapadala ko sa inyo ang anghel, isang anghel na manghunguna sa inyo. Okay? Ano ang sagot ni Moses? Sa verse 2 and 3, ang sabi diyan, pauunahin ko, nasaan na? Okay, pauunahin ko sa inyo ang isang anghel upang palayasin ang mga Kananiyo, Amoreyo, Hitiyo, Pereseyo, Hibita at Jebuseyo. Kung ilagay natin sa panahon natin ngayon, kasama ang mga Hamas diyan. Okay? Palalayasin ko, hindi ako ang sasama sa inyo, sabi ni Lord. At baka malipol ko lamang kayo sa daan dahil sa katigasan na inyong ulo. Okay? Ano ang sagot ni Moses? Ano sabi niya? Verse 15. Sinabi ni Moses, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Ano silbi pa, di ba? Bakit kami aalis na wala ang presensya ninyo? Okay? Verse 16. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Okay? Mahalaga yan sa buhay natin. Paano natin malaman na tayo ay kinalulugdan ng Diyos? Paano? Kapag tayo ay sinasamahan ng presensya ng Diyos. Amen? Amen. Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iiba sa lahat ng bansa. Anong kaibahan ng isang tao na ano ang kaibahan ng isang Kristiyano na sinasamahan ni Lord at hindi sinasamahan? Magkaiba yan, ha? Kaya napakahalaga sa buhay natin, ano? Habang ating hinaharap ang taong ito, 2024, ay napakahalaga ang presensya, ang pangunguna ni Lord sa ating buhay. Amen? Huwag nating hayaan na tayo humakbang na mag-isa lamang. Huwag nating hayaan, no? Na tayo ay gumawa ng isang bagay na hindi mo kapiling ang Panginoon. Okay? Ano ang sagot sa verse 17? Ano sabi ni Lord? Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilala kita, sabi ni Yahweh. Kung balikan natin yung verse 14, ano sabi ng Panginoon sa kanila? The Lord answered, I myself will go with you and lead you. Di ba? Ako mismo, sabi ni Lord, ang mangunguna sa inyo, sasama sa inyo, at mangunguna sa inyo. Amen. Ano po ang minsan nito sa ating buhay? Gaya ng akin na sabi, no, sa taong ito, 2024, ay napakahalaga ang pangunguna, pagsasama, at pangunguna ni Lord sa ating buhay. Amen? Sa bawat hakbang na ating ginagawa, ano man yung ating ginagawa, lagi nating isipin, ito ba ay pinapangunahan ng Panginoon? Tayo ba ay sinasamahan ni Lord? O sariling diskarte ko lang ito? Okay? Bakit po
Bakit mahalaga ang presensya at pangungunan ni Lord sa ating buhay? Sa taong ito. Bakit po? Kung balikan muli natin ang mga Israelites, nung sila ay patawid na doon sa lupang pangako na ipinangako ni Lord sa kanila, sa Joshua chapter 3, sila ay tatawid sa ilog Jordan. Okay? At ang naging kabilin-bilinan sa kanila, ang sabi sa verse 3, ganito, no? Sila ay patawid na sa Jordan River. Aangkinin na nila yung lupa na ipinangako ni Lord. Ano yung pinaalala sa kanila? Verse 3, kapag nakita ninyong dala ng mga paring Levita ang kabal ng tipan ng Diyos, ninyong si Yahweh, saan naglalarawan yung kabal ng tipan? Yan ay naglalarawan sa presensya ng Panginoon. Amen? Kaya mapapansin natin in the Old Testament, yun lagi ang nauna saan man sila magpunta. Laging nauna yung kabal ng tipan. At yan ay naglalarawan ng presensya ng Panginoon. Sabi ni Lord sa kanila, pag nakita nyo na ang kabal ng tipan, ang sabi niya, lumakad na kayo at sumunod doon. Okay? Kaya mahalaga yung ating paglakad at pagsunod sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen. Bakit po? Sapagkat, sabi nga natin, di ba? Bagamat tayo ay nagpaplano sa anumang mangyari sa taong ito, wala sa atin nakakaalam kung ano talaga ang mangyayari this year. Kayo ba alam nyo na? Alam nyo ba ang mangyayari bukas? Alam nyo ang mangyayari sa February? Nagpo-project tayo, di ba? Nagpaplano tayo. Pero walang sino man ang talagang nakakaalam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Okay? Kaya ang reminder ni Lord sa kanila, ano yung reminder ni Lord sa kanila? Bakit sila dapat sumunod? Okay? Lumakad at sumunod sa presensya ng Panginoon. Sapagkat ang sabi nga sa verse 4 ng Joshua chapter 3, for ye have not passed this way before. Okay? Yung lupa na inyong aangkinin ay hindi nyo pa napagdaanan. Yung 2023 na pagdaanan na natin, tama? Nakaraan na yon. Yan ay shadow na lang sa buhay natin. Pero yung 2024, hindi pa po natin napagdaanan. 6 na araw pa lang. O 7 araw pa lang yung ating pagdaan sa 2024. Tama? Gayon pa man, bagamat hindi natin alam, hindi pa natin napagdadaanan yung taong 2024, no? Ang pangako ni Lord sa mga Israelites, no? Sa biyaya ng Panginoon, na kanilang maitawid ang ilog Jordan. At nangyari nga. Tama? Sa buhay natin ganun din. Hindi hayaan ni Lord sa biyaya at sa presensya ng Panginoon, tayo ay kanyang sasamahan at kanyang hahatiin ang anumang balakid na pwedeng humadlang sa atin para hindi natin makamtan ang nais ni Lord sa taong 2024. Amen? Kaya sa umagang ito, ang paksa na ang ating tema sa taong ito, 2024, no, ay ating pinamagatang Living the Church Life. Hindi tayo, wala tayong bagong tarpaulin, no? Pero yung word na church, ano? Christ-like. Oh, palitan nyo lang na word na church. Living the Church Life. Paano natin ipamuhay ang isang buhay bilang isang iglesia? Isang church. Okay? Pag sinabi natin church, ano ang pagkaunawa nyo sa church? Di ba pag sinasabi natin, nasaan si pastor? Nasa church. Saan ka pupunta? Sa church. Ano ang papasok sa isip ninyo pag sinasabing church? Building? Ha? O, saan ka nang galing? Galing ako sa church. Okay? Building ba ang tinutukoy ron? Pag sinabi nating church, ano ibig sabihin nun? Church is ano? A group of believers in Christ. Ito ay kalipunan ng mga mananampalataya kay Kristo. Who meet regularly, sila ay palagi ang nagkakatagpo para sa pananambahan, pag-aaral at pagmimisyon. Yan, gusto kong ma-memorize natin ito, yung definition ng church. Para maintindihan natin, di ba?
Pag sinabi saan ka galing, galing ako sa church, ibig sabihin nun, galing ka sa kalipunan ng mga mananampalataya, mga mananampalataya na palagian na nagkakatipon para sa pananambahan, pag-aaral at pagmimisyon. Amen. Malinaw po ba yun? Malinaw ba sa atin? Yan. Kaya pag inanong kayo, what is a church? Diba? Yan ang pagkaunawa natin. Kalipunan ng mga mananampalataya. Group of believers in Christ. Tatlo ang ating layunin. Ano yon? Manambahan, mag-aaral at magpimisyon. Kaya tayo bilang isang church, na, ay hindi lamang tayo manatili na nakaupo, kundi pagkatapos nito, tayo ay gagamit ni Lord para sa pagmimisyon. Amen? Madalas sinasabi nga sa mga simbahan nakikita natin, no? Sa mga old churches na nakita ko, enter to worship, nakalagay sa gate. Enter to worship. Paglabas mo, depart to serve. Pero ang paglilingkod, hindi lang yung pag-alis. Habang tayo ay nasa loob ng kalipunan ng mga mananampalataya ng church, we can serve. Tama? And that's the reason why, after the service, marami sa atin, hindi tayo umaalis agad. Why? Because we want to serve one another. Tama? We pray for one another. Okay pa ba yun? Naging kultura ng ating simbahan na after the service, hindi tayo umaalis agad. Bakit? Naghahanap tayo ng mga kapatiran na maipag-pray natin o kaya naghahanap ka ng mga kapatiran na mag-pray sa'yo. Why? Because we enter not only to worship, but we enter to serve. Dapat yun ang mindset natin. Tama? Magsisimba ako. Hindi lamang manambahan sa Panginoon. Magsisimba ako. Bakit? I want to serve God and I want to serve my brethren. Ilan sa atin ganun ang mindset natin? Okay? Kaya ini-encourage natin after the service. Parang naalala ko nung yung isang kasal na aking pinuntahan. Ang sabi nung presider ng MC doon sa kasal. Dito, walang ano rito ha, walang eat and run. Yan. Kasi pagkatapos na kumain, takas agad. No? So, walang eat and run. Dito sa church, ganun din. Kakain tayo spiritually, wala yung takbuhan agad. Tama. Amen? Huwag kayong mag-alala. Isasarado natin yung gate para hindi kayo makalabas. Okay. Pero gusto ko i-encourage natin, no? Because we are the church. Amen? Ano ang layunin ng church? To worship? Ano pa? Mag-aral, manambahan, at mag-misyon. Okay? Linawin natin yan, no? Sa ating pagkaunawa ang salitang simbahan. Ang pinaka-key verse natin ay nasa 1 Timothy chapter 3 verse 15 na sinasabi diyan, you will know how to live in the family of God. Para malaman natin kung paano tayo mamuhay sa pamilya ng Diyos, that family is the church of the living God, the support and foundation of the truth. Sa Tagalog, okay, ay malaman ninyo kung ano ang dapat maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos. Kaya dito, pag-uusapan natin yung ating mga pag-uugali. Okay, sa ibang salin, yung ating asal, alam mo na ang paraan kung paano ang dapat maging asal. Amen? Sabi nga doon sa akin narinig, ano? Ang masamang ugali, hindi yan nire-rebuke. Diba? Tayo nire-rebuke natin, diba? Yung masamang ugali. Pagsisinungaling, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Diba? Hindi po nire-rebuke yan. Inaayos yan. Tama? Dinidil yan. Oh, kahit nasigawan mo araw-araw yan, masamang pag-uugali, lumayas ka sa buhay ko. Hindi, inaayos yan. Kaya nga sinasabi dyan, alam mo ang paraan. Okay? Kung paano ang dapat na maging asal mo sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Ito ang haligi at saligan ng katotohanan. Malinaw po ba yan? Amen? At ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito ay ating pinamagatang the essence of the church. Essence. Pag sinabi natin essence, ibig sabihin niyan, sa dictionary, sinasabi diyan, the most significant
makabuluhan, pinaka makabuluhang sangkap, kalidad, aspeto ng isang bagay o ng isang tao. Dahil ang pinag-usapan natin ay church, okay? Ano ang pinakamahalagang, ano ang pinakamakabuluhang sangkap ng isang church, ng isang kalipunan ng mga mananampalataya? Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Pero bagong lahat, tayo muna ay manalangin. Nakatingin sa akin si Sister Claudette. He always reminded me na laging manalangin bago mag-aral ng salita ng Panginoon. Let's bow our head. Lord, maraming salamat. Alam ko na pinagpala niyo kami sa loob ng isang taon at naniniwala kami na sa taong ito, 2024, ay patuloy niyo kaming pagpapalain at hayaan niyo po na ang inyong mga salita na aming pag-aaralan ay maunawaan namin upang kami ay mapagpala at upang kami ay maging pagpapala sa iba. Sa inyo naming Ama, ipinagkatiwala ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Doon sa talata na binasa ni Ate Arlene, mayroon tatlong bagay na makikita po natin kung ano ang pinakamakabuluhang sangkap na isang church. The essence of the church. Number one, titingnan natin dito yung our past situation. Ano ba yung ating nakaraang sitwasyon? Noon tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, ano ba yung ating mga nakaraan? Pangalawa, titingnan natin dito yung ating present standing. Ano yung ating kasalukuyang katatayuan sa Panginoon? Okay? At pangatlo ay titingnan natin dito our persevering service. Yung ating tuloy-tuloy na paglilingkod. Okay? Number one, ano yung ating past situation? Noon tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, ano yung ating nakaraang kalalagayan sa buhay? Okay? Tatlong bagay. Number one, tayo ay namuhay sa isang buhay na madilim. We have a dark past. Okay? Madilim ang ating mga nakaraan. Bakit? Sapagkat tayo ay nahulog sa pagkakasala. Tama? At sinasabi nga sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Lahat ay nagkasala at walang karapat-dapat, no? Nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. And that's the reason why doon sa 1 Peter chapter 2 verse 9 kanina, sa binasa sa atin ni Arlene, tayo ay inialis niya. 'Di ba? He brought you out of the darkness of sin. No? 'Yun ang dahilan na tayo ay kanyang inialis, tayo ay tinawag mula sa lusak ng kasalanan, mula sa kadiliman ng kasalanan. Amen. Ano ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 2 and 3? Yes, in the past, sa manakaraan, your lives were full of those sins. Tama? Yung ating nakaraan, ang ating buhay, ay punong-puno ng kasalanan. You live the way the world lives. Diba ganun tayo mamuhay? Tayo ay namumuhay ayon sa takbo ng mundong ito. Tama? Okay. Ano sabi diyan? Following the ruler of the evil powers that are above the earth. Ang sinusunod natin ay ang pinuno ng kasamaan. Sino yon? Of course, ang Diablo, tama? At yun yung espiritu na gumagawa, sabi diyan, no? That same spirit is now working in those who refuse to obey God. Diba? Yun yung espiritu na yon ang gumagawa sa mga ayaw sumunod sa Panginoon. Okay? Pag ikaw ay sinasabi mo, Kristiyano ka, at ayaw mo sumunod sa Panginoon, alam mo na kung kaninong espiritu ang gumagawa sa buhay mo. Tama ba? Amen? Parang seryoso na tayo. O siniseryos natin ang salita ng Panginoon. Malinaw pa ba yan? Ibig sabihin, kung tayo ay palagian na ayaw sumunod sa Panginoon, alam na natin kung anong espiritu ang gumagawa sa buhay natin. Okay? Verse 4, ang sabi diyan, in the past, sa nakaraan, all of us, lahat tayo, live like that. Di ba, ganun tayo mamuhay sa nakaraan. Suwail sa Panginoon, yung mga nakaraan natin, binabalikan na natin yung ating nakaraan. Tama? Tayo ay mga suwail sa Panginoon.
hindi sumusunod sa kalooban ni Lord. Okay, sabi diyan, trying to please our sinful selves. Yun lang gusto talaga natin, di ba? Masihan yung sarili natin. Ginagawa natin ang lahat ng bagay na nais ng katawan natin, nais ng isip natin. At ang sabi diyan, like everyone else in the world, we deserve to suffer God's anger just because of the way we were. Di ba? Sa Tagalog ang nakalagay, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Okay, yun yung ating dating kalalagayan. Una, sabi natin, we have a dark past because of sin. Madilim ang ating nakaraan. Pangalawa, we have a despised past. Yung ating nakaraan ay walang kabuluhan. Okay? Walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat tayo ay kabilang sa mga tao na hindi kumikilala sa Diyos. Okay? Ang sabi nga sa verse 10, doon sa binasa ni Ate Arlene kanina, at one time, sabi niya, in past times, you were not people who knew God. Diba? Tayo mga tao na hindi kumikilala sa Panginoon. Yun yung ating nakaraan. Sa Good News Bible, at one time, you were not God's people. Hindi tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo bayan ng Diyos. Okay? Pag binasa natin yung sa Living Bible, sinasabi diyan, once you were less than nothing, kayo ay mas mababa pa sa wala. Ano ba ang mas mababa pa sa wala? Ano yon? Mas mababa pa sa wala. Ano ibig sabihin nun? Ha? Walang wala. O, di ba? Kung ikaw ay mas mababa pa sa wala, ibig sabihin, walang wala ka. Walang wala tayo noon. Noon tayo ay wala pa sa Panginoon. Malinaw po ba yon? Bakit? Sapagkat sa Ephesians chapter 2 verse 12, ay sinasabi diyan, in past times, you were not people who knew God, but now you are God's people. Parang hindi yun ang gusto ko. Sa Tagalog, noong panahong iyon, ang sabi diyan, hiwalay kayo kay Kristo. Walang-wala tayo. Bakit? Tayo ay hiwalay kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel. Ang bayang Israel ang pinili ng Panginoon. Tama? And spiritually, okay, spiritually, tayo na nakakilala sa Panginoon, tayo ay naging spiritual na bayang Israel. Kabilang na tayo. At hindi sa klaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos, nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Malinaw pa ba yan? Yun yung ating nakaraan. Ano yung ating nakaraan? Dark past. Ano yung pangalawa? Despise. Ibig sabihin nun, ang nakaraan natin ay walang kabuluhan. Okay? Pangatlo, ang ating nakaraan is a deadly past. Nakamamatay, no? Ano sabi dyan? Kakilakilabot yung ating mga nakaraan. Okay? Bakit? Sapagkat sabi nga sa verse 10, doon sa talatang binasa ni Ate Arlene, in the past, you had no experience of His mercy. Hindi natin naranasan yung habag ng Panginoon, no? Yung awa ng Panginoon. Okay? Hindi tayo kabilang sa mga tao na kinahabagan ng Diyos. Sa halip, tayo ay kabilang saan? Sa mga tao na kinapupuutan ng Diyos. Amen? At dahil tayo ay kabilang sa mga tao na kinapupuutan ng Diyos, ang sabi ng Bible, ni hindi natin masilip ang langit. Nasa Bible ba yon? John 3 verse 36, ano nakalagay dyan? Those who don't believe and obey Him shall never see heaven, but the wrath of God remains upon them. Diba? Ang sino mang hindi naniniwala at sumusunod sa Kanya, kailanman ay hindi niya makikita ang langit. Okay? Ni silip sa langit ay hindi niya makikita. But the wrath of God remains upon them. Kaya masabi natin ang ating mga nakaraan, no? Hindi lamang isang madilim na nakaraan, hindi lamang nakaraang walang kabuluhan, kundi ang ating nakaraan ay isang kakilakilabot. Diba? A deadly past.
Ganun ang sitwasyon natin. Amen? Buti na lang. Pakibulong mo sa katabi mo, buti na lang. Naawa ang Diyos sa atin. Amen? Kinahabagan tayo ng Diyos. Okay, naawa ang Diyos sa atin. Okay, dahil sa kanyang biyaya, sabi ng Bible, tayo ay naligtas sa pamagitan ng ating pananampalataya sa kanya. Tama? At ang pananampalatayang ito na tayo ay nagtiwala sa kanya ay hindi galing sa atin. Ibinigay rin ni Lord sa atin. Ganun kabait si Lord, ano? Ephesians chapter 2. Ano sabi diyan? For it is by grace you have been saved through faith. Paano tayo naligtas? Sa biyaya ni Lord sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Dahil wala tayong kakayanang manampalataya sa Panginoon, ano ang ginawa ng Diyos? Binigyan niya tayo ng pananampalataya para manalig. Malinaw po ba? And this is not for yourself, from yourselves. Yung faith na yon para manalig sa Panginoon, hindi galing sa atin yan. Galing yan sa Panginoon, ibinigay sa atin. No? Kaya sabi diyan, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Kaya hindi natin pwede ipagmalaki dahil mabait kang tao, ligtas ka na, hindi. Okay? Dahil pagmahal na araw, pinapalo mo yung likod mo, pinahirapan mo ang sarili mo, ligtas ka na, hindi yon. Not by work, sabi ng Bible, so that no one can boast. Okay? Yun yung ating nakaraan. At dahil tayo ay naligtas sa biyaya ng Panginoon, sa pamagitan ng ating pananampalataya, tayo ay patuloy na binago, tayo ay binago ng Panginoon at patuloy na binabago ng Panginoon. Amen? Yan ngayon yung ating tinatawag na present standing. Okay, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, ito na ngayon yung ating kasalukuyang katatayuan. Okay? Tayo ay binigyan ni Lord ng isang bagong buhay. Amen? Hindi lumang buhay ang ibinigay sa atin ni Lord. Kung nung Pasko ay hindi kayo nakatanggap ng bagong damit, huwag kayo malungkot sapagkat damit lang yan. Ang mahalaga, binigyan ka ni Lord ng isang bagong buhay. Amen? Pero palakpakan natin ang Panginoon. Pero palagay ko, wala naman siguro na zero dito nung Christmas, ano? Amen? Lahat kayo nakatanggap ng mga bago. Tama po ba? Amen? Parang malungkot ang ilan. December 24. Kung nakita niyo yung sinuot ko, galing yun sa ukay-ukay. Hindi bago yun. May isang kapatiran na nasa Amerika, dahil sa kanyang pagmamahal sa ating church, ay nagpadala ng isang malaking kahon na ukay-ukay dito sa church. Okay? At marami sa atin na nakinabang, no? Doon sa okay-okay na yon. Okay? At isa ako doon sa nakinabang. Yung suot ko noong December 24. Okay-okay yon. Okay? Ngayon pa man, kung di tayo nakatanggap ng bago, sabi nga natin, ang binigay ni Lord sa atin ay bagong buhay. Amen? That's our present standing sa Panginoon. Ang ibinigay niya sa atin ay pawang bago. Number one, we are now a new creation. Tayo ngayon ay mga bagong nilalang. Tama? Kailan nangyari yun? Noong tayo ay nakipag-isa kay Kristo. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya, kung nakipag-isa na kayo kay Kristo, nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Tama? Pero sinasabi nga natin, bagamat binago na tayo ng Panginoon, pero may mga time pa rin minsan nagsisinungaling tayo. Diba? At sabi nga natin, ang pagsisinungaling, hindi yan nire-rebuke. Diba? Hindi yan nire-rebuke. Inaayos yan. Tinutuwid yan. Tama? Amen? Kaya huwag nyo lang i-rebuke yung mga, Brad, in the name of Jesus, I rebuke you sa iyong paging pagsinisinungaling. Di ba? Harapin mo, kausapin mo. Okay? Sa pamagitan ng ating pakipag-isa sa kanya, no? Binigyan tayo ng isang bagong
Buhay tayo ay isang naging bagong nilikha. Amen? Okay, tanong, may pagbabago na ba nakita sa buhay mo? Mula nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, may nakikita na ba sa buhay mo na mga pagbabago? Nakikita na ba sa iyo ang bunga ng Banal na Espiritu? Lagi natin binabanggit yan dito, ano? Yung pag-ibig, nakikita na ba sa iyo? Yung kagalakan, Joy of Christmas, ano? Okay, yung kapayapaan, nakikita na ba sa iyo? Yung long suffering, yung patience, mahaba ba pasensya mo? Pag nasa kalsada ka. Okay? At mahaba ang traffic. Ayan, sabi nila, magbaon ka na mahabang pasensya. Alam niyo, sa totoo lang, doon na de-develop yung fruit of the Spirit sa buhay natin. Amen? Kaya sabi mo, praise God. Lumalago na naman yung prutas ng Banal na Espiritu. Pasensya. Amen? Ano sunod? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nakikita na ba ito sa buhay natin? Yan. Ang ating kasalukuyang katatayuan, tayo ay, we are now a new creation. Okay? Ganyan ang dapat na maging ugali, asal natin bilang isang iglesia. Na binanggit doon sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. Diba? Yun ang dapat na maging ugali natin. No? Maging asal natin bilang isang church. Bakit? Sapagkat ayon doon sa talatang binasa natin, tayo ay kabilang sa mga pinili ng Diyos. Amen? We are a chosen people. We are a chosen generation. Tayo ay mga pinili ng Panginoon. Okay? Pinili niya tayo hindi dahil mayroon tayong katangi-tanging katangian. Okay? Pinili niya tayo hindi dahil mabait tayo, magaling tayo, matalino tayo, hindi. Pinili tayo ng Panginoon sapagkat mahal niya tayo. Amen? At minahal niya tayo sapagkat mahal niya tayo. At ito'y ipinahayag sa bayang Israel, ano? Deuteronomy 7, verse 7 to 8, ano nakalagay diyan? Pinili niya kayo at iniibig hindi dahil mas marami kayo kaysa ibang mga bansa. Yon ang katotohanan ng Israel. Okay? Pero sabi nga, noon tayo ay nakakilala sa Panginoon, we are spiritual Jew. Okay? Pinili tayo ng Panginoon, hindi dahil tayo marami. Sa katunayan, kayo pa ang pinakakaunti sa lahat. Okay? Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo. Okay? Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Tayo ay pinili ng Panginoon. Amen? Di ba kayo natutuwa, isa tayo sa mga pinili ni Lord? Amen? Yung isang awit na minsan naging response song natin dito, Why Have You Chosen Me? Narinig niyo na yan, di ba? Amen? Kantahin nga natin. Why have you chosen? Sana, ipakita mo. Ayan. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquities, to save me, give Jesus your son. Itong prayer natin. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give, for you I will live and walk by your side all the way. Ganun ba ang prayer natin sa Panginoon? Amen? Ibinigay na natin yung ating buhay sa Kanya at ang sabi niyan,
I will live and walk by your side all the way. Tayo ay lumalakad na tayo ay lagi nasa tabi ng Panginoon. Okay? Jump tayo dahil may excellent time natin. So, pangalawa, ano yung ating present standing? We are now a new creation. Tama? Pangalawa, ano sabi doon? We are a royal, we have a new communion. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, we are now a royal priesthood. Diba? Tayo ay mga paring saserdote, ang sabi doon sa 1 Peter chapter 2, verse 9. A royal priesthood, mga paring hinirang. Alam natin yung kwentong ito, di ba? Mga pari in the Old Testament, sila lang ang may karapatan na lumapit sa Panginoon. No? Kaya yung mga tao lumalapit sa pari, yung pari lumalapit sa Panginoon. Walang tao ang pwedeng dumirekta sa Diyos. Okay? Kailangan sila ay dumaan sa pari. Okay? At ang pari ang lalapit sa Panginoon. Pero nung si Kristo ay namatay sa cross, at sinigaw niya yung word na it is finished, naganap na yung tabing sa simbahan, sa templo ay napunit. Ibig sabihin, bawat mananampalataya ay malaya na nadumirekta sa Panginoon. Amen? Kung may mga pre-request kayo, hindi naman masama na ilapin niyo sa pastor, ilapin niyo sa mga manggagawa. Pero bawat isa sa atin, bilang tayo ay mga haring saserdote, mga royal priesthood, malaya na tayo anumang oras na dumulog sa biyaya at sa turuno ng Panginoon. Amen? Hebreo 4 verse 16. Ano sabi ng Bible? Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. Pag sinabi natin huwag mag-atubili, ano ibig sabihin nun? Ha? Huwag na tayong mahiya. Huwag tayong patumpik-tumpik pa. Tama? Amen? Na lumapit sa trono ng habag ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Sa anumang pangailangan meron tayo, amen, huwag tayong mahiya na idulog agad sa Panginoon. Diba? Of course, ang ginagawa natin madalas, humihingi tayo ng prayer sa iba, hindi naman masama yon. Kailangan natin. No, we need to pray for one another. Meron tayong isang kapatiran, no? Si Liza, alam niyo siguro na humingi ng prayer sa inyo. Si Dennis, ang isang araw, inopirahan. Huminga ng prayer. Okay, at sa biyaya ni Lord, naging maayos naman yung kanyang operation. No? Umuwi sila, nagligtas, at ang ginawa ni Liza ay nagluto ng tinolang manok. Sabi ko, tama yan, para makarecover agad. Okay? Pero ibig sabihin, bago nangyari yung operation sa kanya, kung sino-sino yung mga kapatiran na hiningi niya ng prayer. Mahalaga yan. You have to pray for one another. Pero gayon pa man, kung ikaw ay humihingi lang ng prayer sa iba at ikaw mismo hindi nagpipray, eh maging unfair naman doon sa hiningan mo ng prayer. Diba? Sarap ng buhay mo, no? Ikaw, gusto mo ipag-pray ka ng iba. Pero ikaw, ayaw mo mag-pray para sa sarili mo. Ano sabi ng verse 16? Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang kamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Amen? Praise God. We are now a royal priesthood. Ibig sabihin nun, we have a new communion. Kaya na, we are now a new creation. Tayo, meron tayong bagong pakipag-isa sa Panginoon. And thirdly, we have a new character. Bago na yung ating pagkatao, no? Ang sabi ng Bible, tayo ay naging isang bansang banal. Okay, a holy nation. Sa ibang salin na Tagalog, bansang nakalaan sa Diyos. Okay? But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, isang bansang banal. Isang bansang nakalaan sa Diyos. Ibig sabihin noon, mayroon tayong bagong nature na galing sa Panginoon. Amen. 2 Peter chapter 1 verse 4. God made a great and marvelous promises. So His nature, yung kanyang kalikasan bilang Diyos, would become part of us. Then we could escape our evil desires and the corrupt influences of this world. Yung nature ni Lord na ibinigay niya sa atin, ang sabi diyan,
para tayo ay makaiwas sa anumang masamang pagnanasa at sa anumang bulok na impluensya ng mundo. Amen? Ano ang tawag dun sa mga TikToker, sa mga ano, influencer, di ba? Kaya ang tawag siya ng mga influencer. Dalawa lang yan, makapag-influence ka ng pangit, makapag-influence ka ng maganda. Alam ko, may mga Kristiyano mga TikTokers din, ano? Hindi naman masama. Pero tiyakin natin, kung kayo ay nagtitiktok, nawa yan ay makapag-influensya na kayo, ang mga tao ay makakilala sa Panginoon. Amen? Amen? Si Brother Pernan, nakakatuwa yung mga TikTok niya kasi sumasakay siya doon sa mga kung anong mga hayop, ano? Kung napanood niyo si, kung naging kayo ay naging follower ni Meta, ay din, ni Pernan, di ba? Sumasakay sa ahas, di ba? So hindi naman tayo against doon, no? Pero tiyakin lang natin. Di ba? Kasi mga influencer kayo eh. Nawa tayo ay hindi, sabi niya, no? Makaiwas tayo sa isang corrupt na impluensya sa mundong ito. Nawa sa pamagitan natin pagdi-TikTok, may mga tao na makapanood sa atin. Lalo silang mapalapit sa Panginoon. Amen? Tumahimik na yung mga influencer dito. Ayan. Hindi lang yung makarami kayo ng, ano tawag dyan? Likes, taka ano, para ma-monetize kay Meta. Di ba? Nawa, hindi ganun ang motive natin. Dami ako to para ma-monetize ako kay Meta. May check-in na ako. Di ba? Kung dadami yan, eh kasunod na yan. Pero ang motive mo talaga dapat, ano? Maging good influencer ka, kaya sabi ng Bible. Di ba? Nilagay ni Lord yung kanyang nature sa atin that we could escape our evil desires and the corrupt influences of this world. Okay? Malinaw ba yun? Pang-apat, sabi natin, we are now a new creation. We have a new communion. Ano yung pangatlo? We have new character, puro bago, ano? Ang pangatlo, we have a new classification. We are classified as what? God's special possession. Tama? Tayo ay natatangi. Tayo ay isa sa mga natatangi na pag-aari ng Panginoon. Meron ba kayong pag-aari na mahalaga sa inyo? Amen? Ano ang ginagawa nyo? Binabantayan nyo, inaalagaan nyo, tama? Ano yung pinakamahal? Ano yung mga mahalagang bagay na meron kayo? Sasakyan, kotse? Isa yan, no? Sa akin, isa yon. Bakit mahalaga sa amin yun, no? Sa panahon ngayon, ang kotse, hindi naman yan luxury, yan ay needs. Amen? Yan ay mga pangailangan yan, hindi yan luxury. Kung yan ay mahalaga sa'yo, ano gagawin mo? Ano ginagawa mo? Iniingatan mo yan, tama? Pinapa-PMS mo yan. Ano yung isipin ng PMS? Preventive. Ano? Maintenance service. Diba? Tine-change oil mo yan. Inaayos, diba? Pag nadungisan, ano, pinapaliguan mo. Bakit mahalaga sa'yo? Naalala ko yung isang kapatiran na kausap ko. Sabi niya, buti na lang yung kotse ko bulok. Sabi ko, bakit? Eh, kahit na masagi, wala nang problema. Sabi ko sa akin, di pwede. Diba? Kung ang turing mo, sasakyan mo, pag masagi, okay lang. Eh, sa akin, di pwede. Bakit? Mahalaga sa akin yan eh. At hindi nyo ba alam na tayo ang pinakamahalagang pag-aari ng Diyos? Amen? Pakita mo ngayon verse. Ano sabi diyan? God's special possession. Tayo ay natatanging pag-aari ng Panginoon. Kung ano may mga bagay na mahalaga sa atin na iniingatan natin, at tayo ay mahalaga sa Panginoon, hindi pa tayo kayang pangalagaan ng Diyos? Nakuha natin, amen? Hindi ba tayo kayang ingatan ng Panginoon? Kung tayo ay isa sa mga natatangi na pag-aari ng Panginoon, ano ang gagawin ni Lord? Pangalagaan niya tayo. Okay? Yan yung ating, we are classified. We have a new classification. That's our present standing. And last, wala na tayong time, ano yung ating persevering service? Ano yung ating tuloy-tuloy na paglilingkod sa Panginoon? Number one,
ipahayag natin ang mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Meron bang dakilang bagay na ginawa nyo sa buhay ninyo? Sabi niya, we are to declare the wonderful things Christ has done. Okay? Ipahayag natin, ibig sabihin nun, with our lips. Ano yung mga dakilang bagay na ginawa ni Lord sa buhay natin? Kaligtasan, kapatawaran, tama? Okay, hindi yan nabibili ng salapi. We have to declare, sabi niya, no? And of course, pangalawa, hindi lang natin ipahayag, kundi we have to, number two, demonstrate the life Christ has changed. With our lives, kanina with our lips, you have to declare, eto naman with our life, sa pamamagitan ng buhay natin. Amen? Ipakita natin sa buhay natin na yung ating sinasabi ay hindi contradict doon sa nakikita sa buhay natin. Okay ba yan? Amen? Kaya sinasabi ng Bible, from glory to glory, binabago tayo ng Panginoon. Ipakita natin sa buhay natin na tayo ay binago na ng Panginoon. Yun yung ating tuloy-tuloy na paglilingkod sa Panginoon bilang isang church. Okay? So nakita natin yung ating past situation, nakita natin yung ating present standing, at kailangan din natin makita yung ating persevering service sa Panginoon. Ang iglesia bilang group of believers, okay, na nagmi-meet regularly for biblical worship, learning and mission, dapat tuloy-tuloy yung ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Tayo po ito may lahat. Let's bow our head, let's pray. Lord, maraming salamat na pinagpala nyo kami ngayong umaga. Pinagpala nyo kami ng inyong mga salita. At naman, Lord, ay makita namin the essence of the church, kami bilang group of believers in Christ who meet regularly for biblical worship, learning, and mission. Naway makita namin ang aming mga sarili, Panginoon, bilang isang church at tuloy-tuloy na binabago ninyo, ipahayag namin ang kadakilaan ninyo, mga dakilang bagay na ginawa nyo sa aming buhay, sa pamagitan ng aming mga labi at sa pamagitan ng aming mga buhay. Nawa, naunawaan namin ang inyong mga salita at nawa ito'y manatili sa aming mga puso. At sa aming paglalakbay sa taong ito, 2024, ay maunawaan namin, Lord, kung paano ang isang iglesia ay makapamuhay sa mundong ito. Lord, ang lahat ng papuri at pasalamat ay maingat naming binabalik sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, tayo manatili na katayo.
continue to feel the presence of God, mga minamahal. God is here. He is pouring His blessings in the Spirit as we lift up our hands. Oh God, Holy Spirit, continue to touch Your people right now. Continue, Lord God, to work out, Lord God, in our lives and make us more and more like You, our Lord Jesus Christ. Thank You, Lord. We love You. We worship You. Hallelujah. Our Father who art in heaven, once again, nagpapasalamat po kami sa pagsama mo sa amin mula pagsimula, Lord, sa gawain ito kanina hanggang ngayon. Salamat po sa banal mong presensya, sa preaching ng mga salita. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay ng inyong lingkod, si Pastor Rex. And Lord, salamat din po sa mga kapatid ko na nandito na inabot mo at pinagpapala mo. Uuwi kami, Lord, na dala ang buhay mong mga salita sa aming mga puso. And Lord, establish it, Lord God, in our lives, in our whole being. In our whole being, Lord, in our spirits, in our minds. Lord, thank You. Tunay nga na Ikaw ang aming baluti at kalasag. At Ikaw na po ang buhay namin. Maraming salamat po. Tunay nga po, Lord, sabi sa mga salita, that in Christ we are complete. So Lord, we are complete. Right now, maraming salamat po. Hallelujah. Sige po tayo magtaas ng dalawang kamay. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of God, the Holy Spirit, be with us always until the day of Christ Jesus returns. In Jesus' name, amen and amen.